Hello po, this is Grandmaster Mark Paragua at welcome po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon po, ang pag-aaralan po natin ngayon eh paano po maglaro or ano po ba yung mga idea sa Caro-Kann defense as black. And sa video na po ito ay ang iyan po natin, ang i-discuss po natin ay ang three possible approach ng white sa Caro-Kann pagtira po ng c6. Ayan. So three possible second move ng white. So let's start e4 c6. So ang iyan po natin ngayon, ang itatackle po natin ngayon is knight c3 d3 and yan c4. So yan yung three lines na itatackle natin ngayon. So ngayon first is mag-start po tayo sa knight c3. So knight c3 ang tira po d5 lang yan, d5. So pag tumira po ng d4, syempre classical line na yan ng Caro-Kann defense which is iaano natin yan, i-discuss natin yan sa next part which is the next video. So d5, ayan, normally white place knight f3, bishop g4, ayan. Kasi, ang plano ng black dyan is, ayan, mga ganyan, e6, knight f6, pero ayaw mo naman tumira ng e6 immediately kasi mababaran tong bishop. So, tumira ka muna ng bishop g4. So, ayan, tumitira ng h3, meron mga ganyan tira yung white ng h3, pero pwede rin kumain. Pag kumain siya, e takes d5, c takes d5, halimbawa, chumek, ayan, knight c6 ka lang. So, solid ka lang. Tapos, ganun pa rin yung uhong idea ng black rito. Push ng pawn, e6. Tapos, develop yung knight. Knight f6, bishop d6. Ayan, castle. Ayan yung mga ideas ng black. So, now, eto. Tingnan nyo po maigi to kasi merong line po dito yung white na ano, magulo. Magulo. So, kailangan bantayan talaga. So, bishop h5. Yan, c takes d5. e takes d5, bishop b5, knight c6, ayan, g4. Itong line na to yung g4, ayan. Ito yung medyo nakakatakot dito sa black. Pero, once na napag-aralan mo or once na alam mo as black, okay naman. So, bishop g6, ayan, knight e5, syempre, threat tong c6. So, ganyan ka lang. Rook to c8, ayan, rook to c8 ka lang. So, halimbawa, mag d4 siya, o paano kung mag h4 siya? Yan ang tanong. Paano kung mag h4 siya, itry niyang kulungin yung bishop sa g6. So, final h4, ayan, meron tayong tirang f6, ayan. F6 lang tayo. So, kahit siya, kasi, pag alimbawa, okay, pag kumain naman siya dito, okay lang. Kasi, b takes c6 ka lang. Tapos, pag alimbawa, nag-bishop a6 siya, ayan, ganyan ka lang, rook b8. Tapos, pag nag-h5, bishop f7, ayan. Tapos, yung mga idea mo na dyan, ayan, nakokontrol mo na yung center. Solid na yung position ng black dito whereas sa white, tinan mo. Unang-una, itong kingside pawns, masyadong overextended. Tapos yung king, nasa gitna pa. Tapos hindi naman basa-basa makakastle rito sa kingside. Kasi once na nagkastle yung king rito sa kingside, syempre, open yung kingside. Ayan. Yan yung mga idea. So, kaya pagtira dito ng rook c8, ayan, tumitira muna ng d4 yung white. Ayan, e6 ka lang, syempre, kasi kung makikita nyo po itong knight and bishop, malakas siya kasi putting pressure on this c6 knight to yan, no? So kailangan mag e6 followed by bishop d6 kasi pag naka bishop d6 ayan, pwede mo na tong i-capture yan. Pero yan, pwede tumira ng h4 ulit yung white. So once mag h4 ayan ka lang, f6 ka lang lagi. So pag kumain siya, knight takes g6, h takes g6. So halimbawa i-threat niya tong pawn kasi alaan niya ng weakness. Halimbawa, okay, halimbawa, tumira ng bishop dt, ayan, king f7. So kung makikita nyo rito, uncastled king yung black, pero solid naman yung position ng black, eh. Hindi naman basa-basa. So, meron mga idea ng bishop d6, ayan, knight g7. So, ang compensation rito sa uncastled king, yung white's position, so yung sa sinabi ko kanina, itong king side pawn, overextended, tapos yung king nasa gitna. Ayan yung mga idea. So, ayan yung gagawin pag tumira ng, ayan, pag tumira ng, eto balik po tayo, pag tumira ng
itong 2 knights, ayan, 2 knights variation ng Caro-Kann. So, bishop g4 ka lang. So, minsan may mga ganyan d4, pero okay lang yan eh. Pag halimbawa d4, merong tira dito yung black na makakain niya yung pawn rito, pero para sa akin, hindi naman necessary, pati para sa akin, risky. So, ano ka lang, ganyan ka lang, simplehan mo lang, e6, o h3, o takbo, o ganyan lang. Tapos, ang ano mo na dyan, yung idea mo na dyan, yan, knight f6, ayan, mga ganyan, knight d7, develop lang, ayan. Ayan yung ano dyan, ito yung ano ng sa knight c3 and knight f3. So, next po tayo is pag tumira ng d3, ayan. Pag tumira ng d3, so normally pag nag d3, kasi may ano ko rin po to, tinitira ko rin po to. So, ang ano rito, plano ng white, kaya nag d3, gusto niyang i-transpose or gusto niya mag-kingsin din attack setup, which is knight f3, ganyan, knight bd2, g3, ayan, bishop g2, and castle, ayan. Gusto niya mag-fianchetto dito sa kingside. So, pag d3, d5 ka lang, knight d2, ayan. So, knight d2, ito yung i-re-recommend ko kasi ito yung solid talaga. Solid line ng black e5. Knight gf3, bishop d6, g3, knight f6. Ganyan lang. Bishop g2, castle. So, pag nag-castle yan, rook e8 muna. So, minsan nag-rook e1, pero minsan nag-bb3. So, isa sa mga idea rito, kaya kailangan mong mag-rook e8 kasi merong alam ko, meron tira dito yung white o ganyan, no, d4, be-breaking niya. Ayan, d4, magulo yan kasi hindi mo makain kasi may fork sa e5. So, tira ka muna ng rook e8. So, halimbawa, hindi siya mag-rook e1. Halimbawa, eto yung b3, ayang double fianchetto. So, once na mag-b3 siya, once na mag-b3 yung white, ayan, bombahin mo na agad ng a5 sa queen side. Ayan, kasi ano to eh. Hindi naman siya weakness, pero isa sa mga target yan ng a5. So, pag halimbawa, in-stop niya a4, o halimbawa, nag-stop siya a4, knight a6, ayan ang tirada. Tapos, bishop b2, ayan, tapos knight b4. So, sa ganitong position, okay na yung black. Alright? So, kung nakikita nyo, wala naman talagang weakness yung white, pero sa tingin ko, okay na yung black. Kasi, unang-una, syempre, madali ng itira yung black rito. Syempre, yung unang-una, itong knight sa b4. So, hindi basta-basta makaka-move yung queen. So, ayan lang yung mga idea. So, pag nag B3, A5 ka, tapos, ayan, tapos itong bishop C8 mo, ayan, dyan mo lang lagi lalagay sa G4. Ayan lang yung mga simple idea ng pag nag D3 sa second move sa Caro-Kann. So, halimbawa, ito naman, meron namang isa na pag, halimbawa, knight F3, bishop D6, hindi sila nag G3. Dine-develop agad nila yung bishop sa E2. So, pag nag bishop E2, ganun pa rin, castle. So, halimbawa, C3 sila. Ayan. Siyempre, may mga ganon. Pwede ka lang, ganyan ka pa rin. Rook E8. Ayan, rook E8. So, wala naman kasi halos ano rito, white dito. So, halimbawa, A4 siya. Ayan, A4, A5. Ayan. Rook E1. Ayan, knight PD7. Ganyan lang. Simplehan mo lang. Simple lang naman. Eh. O, yan. O, bishop F1 o H6. Etong H6, ano to? Parang prophylactic to. Pero, sa ngayon hindi mo siya mapapansin kung ano talagang idea nito. Pero after a few moves, ano mo na rin, malalaman mo na rin kung ano talaga yung idea nitong H6. So H6 ang ano rito, ang isa sa mga idea rito, syempre hindi naman to stop knight G5 kasi later on itong knight na to gagalaw yan para ma-prevent mo din yung bishop G5. So, ayan, halimbawa, queen c2, ayan, knight f8, ayan, ganyan yung mga idea, b3, knight g6. So, ganyan. So, once na nakakuha ka na ng ganitong position, para sa akin, comfortable na yung black. Ayan, comfortable na yung black kasi unang-una, wala pa naman direct magandang plano yung white rito. So, b3, siguro idea siya ng bishop b2. So, pag nag-bishop b2 ka, bishop b2 siya, so, ito maraming tira, ayan, pwede ka lang, develop ka lang. Bishop e6 followed by queen d7, ayan, rook ad8. So, yung ano rin, yung maneuver rin ng knight f8 and knight g6, isa rin sa idea yon para makatira ka ng bishop e6, ayan. Ayan lang yung sa d3 system. So, dito naman, pag
Ito yung panov. Panov, ayan. C4. Ayan, matatranspose sa panov pag nag-C4. D5, ayan. Kain. Knight F6, ayan ka. Knight F6 ka. So, meron tira ditong knight C3, may tirang bishop C4, and may tirang bishop B5. So, unahin po natin ang bishop C... sorry po. Hindi po bishop C4, bishop B5. Kasi pag bishop C4, kakain ka lang po agad. What I mean is bishop B5 and then bishop C4. Ayan. Pag bishop B5 po, ito ka lang, knight BD7. So, halimbawa, mag knight C3, syempre, puro-protectahan niya pong pawn. Ito ka lang, A6. Ayan, A6. So, halimbawa, 10 lang kayo dito. Syempre, pag dito, ayan ka na, B5. Bishop B3, bishop B7. Tapos ang idea po, knight B6. Ayan. Kasi once na makuha mo itong pawn, para po sa akin, ano na, slight na po yung block. Ayan. Pero po, pag, paano po kung hindi mag bishop C4, paano kung dito bumalik? Ayan. Pag dyan bumalik, ayan ka lang, knight B6. Tapos makuha mo na agad itong pawn. O, diba? Kasi once na makuha mo, especially, itong knight B6, baka makarating yan sa D5, napakalakas. Kasi kahit na maka D4 yan, ayan, ano na yan, blockade and outpost na yan. Ayan, masyadong malakas. So, ayan, pag A6, meron tira dito yung white. Ayan, queen A4, meron din ganyan. Pero pag queen A4, meron good move rito. Hindi naman good move, pero para po sa akin, maganda tong tira ng block na to. Kasi, at tinira din po sa akin to sa, ano eh, ano ako nun, white ako nun. Tinira rin sa akin to. Rook to B8, ayan, tinira rin sa akin yan. Rook B8, ang lakas niya. So, bishop takes D7, queen ang pangkakain mo. Ayan, queen ang pangkakain mo. Queen takes D7, bishop takes D7. So, ang idea, so, ayan, napalit na yung bishop and queen ng white. Pero, ang ano naman ngayon, ang mahirap naman sa puti ngayon, walang light square bishop yung white. And then, mahirap niya itong depensahan. Kasi, once na mawala yung light square bishop, ayan, paano niya ito didepensahan? So, pwede siguro yung white, magganyan, knight e2, knight f4. So, yan yung mga isa sa mga idea. So, halimbawa, d4 yan, b5 with the idea of b4 para makuha mo to. Yan, a3, a5, o ganyan. So, sa ganitong position, tingin ko okay na yung black. b4, a takes, ito. Napakalakas na tirada. E5. Ayan, no? Grabe. E5 na tira. So, syempre, pag kumain, ayan, kain ka lang dun. Diba? D takes E6. Ayan, no? Meron pang isang ano rito. Instead na... Dito, ayan, no? Ganyan ka lang. Bishop takes E6. So, ayan, depensa niya to. Halimbawa, Rook B1. Ayan, pwede kang gumanito. So, dito, one pawn down ng ang block. Pero, sa tingin ko, compensated. Kasi, unang-una... Pero bishops, tapos ito hindi naman. Ito, syempre, ano to, isolated pawn, pati itong B4 pawn, weak. Ayan. So, ayan po yung mga idea po natin. Ayan po yung mga idea po natin dito. Pag, ano talaga, pag yung white, pursigidong, ano, i-keep yung D5 pawn, yan. Pero, ako kasi, tumitira ako ng panov. So, ang ina ko nang ginagawa ko lang, pinapabayaan ko na lang. Tinitira na lang ako ng knight c3. Ayan na lang. Ayan na lang yung tinitira ko, knight c3. So, knight, ayan, knight takes d5, knight f3, knight c6. So, pag alimbawa, tumira ng d4, ayan. Pag tumira ng d4, ito ka lang yan, e6 ka lang yan, e6. So, ito, mapupunta na tayo sa normal na panov. So, tuturo ko sa inyo yung mga, ano rito, magagandang approach dito ng black. So, castle, yan, normally, rook e1. So, pakita ko lang din po sa inyo kung ano po yung plano ng white rito. So, plano ng white rito, titira siya ng A3, bishop C2, queen D3. Ayan yung isa sa mga idea ng panov. Ayan. Kasi, kung ano nyo po, alam nyo po dito sa etong sa panov na to, ito yung tinatawag na queen's isolated pawn. Additional, ano po, ang masasabi ko lang, pag halimbawa meron kayong kalaban na isolated pawn, mas maganda kung dalhin nyo sa endgame. Kasi, ang isolated pawn, magiging masyado pong mahina or weakness po talaga ang isolated pawn pagdating po ng endgame. Ayan. Pero syempre, kuuhong ikaw po yung mayroong isolated pawn, iano nyo, i-keep nyo yung mga pyesa nyo. Ayan. So, dito po, ayan, bishop f6, ayan yung ano, threat tong pawn. So, normally, mag-bishop e4. Kasi, pag halimbawa, gumanon, halimbawa, mag bishop c2 para protectahan din to, ayan, meron kang ganyan, no? knight db4. Ayan, good. Kasi once na maano mo to, maahapalit mo tong bishop, okay na yung black. Kasi itong bishop na to, ito lang naman yung pyesa na talagang ano, pwedeng mag-start ng atake rito sa white. So, once na wala na tong bishop, okay na. Ayan. So, kaya,
Ayan, knight b4. Gusto mong palit, tas threat mo pa itong d4 pawn. Kasi ayan, no? Tatlong pyesa. So, ayan. So, kaya kailangan titira ng white ang, ayan, knight, bishop e4. So, pag bishop e4, ganyan ka lang, no? Oh. Ayan. Ang ganda ng idea, no? Tinan mo, bishop f6, bishop e4, knight ce7. So, ayan, pag sa ganitong posisyon, ang ano naman rito, yung plano naman ng black rito, ayan, ganyan ka, b6, bishop b7, or pwede rin yung mga bishop d7, bishop c6. Kasi, sa ganitong panov, ang importante, itong bishop eh, kung saan mo siya ilalagay. So, basta ang importante dito sa bishop na to, ilagay mo siya sa diagonal, either sa b7 or c6. Ayan yung mga idea. Ayan yung mga idea. So, ito, balik po tayo. Yan, balik po tayo. Halimbawa, hindi naman po siya mag-rook e1. Halimbawa, ganun lang siya. Ayan. Pag ganyan siya, pag tumira siya ng queen e2, huwag ka na po mag-bishop f6. Kasi, ang mangyayari, pag nag-bishop f6 ka, ayan, may queen e4 agad siya. Ayan. So, ang tira po dyan, pag tira po ng queen e2, ayan, pwede ka lang, ano ka lang, develop ka lang, o kahit nga mga ganyan ka lang, o bishop d7, okay lang yan. Sa ganyan. Kasi pag queen e4, ayan, pwede kang balik lang, knight f6. Ayan, pag, okay, queen h4, pwede. Pero, eh, anytime naman na pwede kang mag g6 eh. So, although sa ganitong position, parang nakakatakot, pero okay lang yan kasi unang-una, ayan, ping yan. So, pag halimbawa, nag-bishop g5 siya, o yan, ganyan ka lang, knight h5. So, eto, sa una, pag ano nyo to, papasukin nyo to against panob. Kasi yung panob talagang isa sa nakakatakot yan eh. Isa sa nakakatakot ng sa ano yan, line ng white eh. Kasi, especially pa, ahag mali yung approach nyo sa pag, yung setup ng development nyo sa block, ayun talaga, makaka-atake yung white. Pero pag alam nyo naman po yung kung paano ang ano, ang idea or setup ng block, ayan, okay naman. Okay naman po siya. Ayan. So, ito po yung 3 parts na, yung mga ano lang naman to, yung mga basic lang na tinuro ko. So, ayan po, yung knight c3, yung 2 knights. Tapos, itong panov. And then, yung d3, yung setup na king's Indian attack. So, ayan po. So, sa next video po, abangan nyo po yung main line. Ayan, yung mga main line, yung mga pag nagalba, yung mga classical, yung mga advanced variation, ayan, yung mga exchange, yung e takes d5, tapos c3 lang, ayan po yung gagawin po natin sa next video, ayan. So, sana po eh, kahit papano, kahit na saglit lang po ito, eh, sana nakatulong, at nakapulot po kayo ng konting, mga idea dito sa Caro-Kann. Pati, bago po ito matapos, syempre, ang masabi ko po dito sa Caro-Kann, isa sa pinaka-solid line ng block. So, kung gusto nyo pong, kung gusto nyo pong magkaroon ng repertoire as block na against E4, na gusto nyo solid kasi minsan ayaw nila ng Sicilian kasi masyadong magulo, maraming pag-aralan. Ito po, Caro-Kann, ayan, maganda yan kasi ano ko rin po yan dati, tinitira ko rin po yan. Yan, Sicilian, ayan, Caro-Kann, ayan, solid po yan kasi hindi naman po yan basta-basta na-atake. Siyempre, pero dapat alam mo rin yung mga tamang idea or mga tamang setup na mga piyesa. So, ayun po, sana po eh nakapagbigay po ulit ako ng konting kaalaman, ayan, knowledge dito. And ayun po, maraming salamat po and ulitin ko po sa mga hindi po nag-subscribe, subscribe na po and huwag niyo po kakalimutan po lagi like and kung ma-share nyo po tong video na po to, maraming salamat po and pati huwag nyo rin po kakalimutan pindutin po yung notification bell para po lagi po kayong updated po sa mga next or future videos ko po. Maraming salamat po and magkita-kita po tayo ulit. Maraming salamat po. Bye.